po bawat karanasan ay natututo, and some people become softer with every pain that they experience, and there are those who choose to be harder at heart. Ang gusto ng Panginoon, isang puso na tulad ng kanyang puso, at ito ay maibigin, malambot at mapagmahal. Ang pag-aaral po natin, pinamagatan natin, do not harden your heart. Huwag patigasin ang puso habang tumatagal ang buhay. Salamat, O Diyos, dahil kayo, Diyos, na maibigin at malambot ang puso nyo, lalong-lalo sa inyong mga anak. Turo nyo sa amin, Panginoon, na maging tulad nyo at nawa ang aming puso maging bukas sa pag-ibig at maging handang magmahal sa inyo, sa aming kapwa, maging sa aming mga sarili. Patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ay hugasan nyo po kami at ng buong linis kaming makalapit sa inyo, walang pag-aalala at pag-atubili. We like to approach you, Lord, confidently as forgiven children. Cleanse us, forgive us, and let us enjoy your presence. Let your wisdom be ours. Speak to us in power and majesty. Father, we ask you, protect us from lies and falsehood. Protect us from our own mistakes. Protect us from evil men and evil spirits. And may your truth continue to liberate us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Do not harden your heart. Psalm 95, verses 7 and 8. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Isa pong at pagbibilin at pagtuturo ito na inuulit-ulit maging sa New Testament. Sabi ngayon, pag nadidinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag niyong titigasan ang inyong puso. Ano ang konteksto nito? Ano yung background? Ang katigasan ng ulo ng Israel sa patuloy niya na pagdududa sa Diyos, pagtanggi sa mga paraan at mga utos ng Diyos sa kanila, at ang kanilang relasyon sa Diyos na lumamig, uminit, mawala, bumalik, maging mapagmahal, o kaya ay hindi. And it's usually due to the love of self, due to the love of other gods, that Israel forgets its first love and first love affair with God. At ano po ang reaksyon ng Diyos? Ano ang sagot niya sa katigasan ng puso ng Israel? Psalm 95:11. So I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. Meron pong specific group na tinutukoy dito, yung mga Israelita na naglakbay mula sa Ehipto patungo sa Promised Land, na ang tigas-tigas ng ulo nila, lagi nilang sumusuway sa Diyos, lagi nagre-reklamo, at tinigasan nila ang puso nila sa mga utos ng Diyos, maging sa kanya mga pangako. Kaya ang ginawa ng Diyos, wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa Promised Land. Sabi niya, they shall never enter my rest. Umikot ang paglalakbay nila na dapat sana ilang linggo lang natapos na, inabot ng 40 taon. Hanggang hindi namamatay lahat yung mga taong may sapat ng edad nung umalis sa Ehipto, pagkatapos pinili, natigasan ang puso nila laban sa Diyos. So hardness of heart here became the root for non-rest, for hardship, for suffering. At kung gusto ng Diyos na ipakita ang kanyang kabutihan at kagandahang loob, isa dito na lagi niyang sinasabi ay gusto niya na ang puso ng tao ay kanyang turuang maging malambot. Ezekiel 11:19, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Isa sa mga pinakamagandang layunin ng Diyos sa tao, ang tao ay magkaroon ng malambot na puso. Sabi, isang puso na hindi hati, an undivided heart. Isang bagong espiritu. Bakit kailangan nang bigyan ng isang pusong hindi hati? Dahil nahati na ang puso ng tao sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga Diyos-Diyosan, o kaya ay sa sarili lamang. At dumumi na at naligaw na ang kanyang espiritu, kaya kailangan siyang bihisan, bigyan ng bagong espiritu. At sabi ng Diyos, aalisin ko sa kanila ang kanilang pusong bato at papalitan ko ito ng puso na gawa sa laman, sa malambot na laman, na dapat sana ayun talaga ang constitution ng puso. Dapat ganun ang pagkakagawa. Sa dami ng karanasan, sa dami ng pait, hirap, kasalanan, pagmamatigas, ay talagang sobrang tumigas na ang puso ng tao na meron ng hindi na kayang baguhin ang sarili niya kung hindi pa siya paghimalaan. Sabi ng Diyos, yan ang gagawin ko. Tatanggalin ko ang puso mong naging bato na at papalitan ko ng heart of flesh. Soft. To be sensitive, yes. To be vulnerable, yes.
but soft to receive love and to give love. Tumitigas lang naman ang puso ng tao dahil ayaw na niyang masaktan. Nagsasara, nagmamatigas, pero sa pagsasara ng puso ng tao mula sa at pag-iwas sa mga hirap at sakit at pasakit ng buhay, hindi rin niya maiiwasan na pagsarhan niya ang kabutihan, ang kagandahang loob ng Diyos, kagandahang loob ng kapwa-tao. Siyempre, pag nagsara ka, sarado ka sa lahat. Sarado ka siguro sa bagyo, pero sarado ka rin sa liwanag. Sarado ka sa malakas na hangin, pero sarado ka rin sa banayad na hangin. At ganito ang nangyayari sa puso na pinapatigas ng may-ari. You may be protected from some pain, but you are also insulated from love. You might be separated from enemies, but you're also separated from friends. This is what this kind of walls bring to us. Dapat nating siyasatin ngayon pa lang kung ang puso ba natin ay malambot o matigas. O kaya malambot ba ito sa ilang tao at matigas sa ilan naman na uri ng tao? Malambot ba ito sa ilang panahon at matigas sa ilang panahon? Tama ba ang timing kung kailan ito pinapatigas at pinapalambot? Kailan ba at kanino ba ito ginagamitan ng ganon? Tama ba na meron tayong taong binabagsikan ng puso natin? Sila ba ang tamang tumanggap noon? O baka ang tumatanggap ng ating bagsik at paninigas ng loob ay mga taong dapat sana ay pag-ibig at kabaitan ang tinatanggap sa atin? Madalas mali-mali ang timing at mali-mali ang object. But one thing is very clear, that God does not want a hard heart. God wants a soft heart. At sapagkat ang Diyos ang pinakamarunong sa lahat at Siya ang maibigin sa atin, Siya ang tama. Lalong-lalo kung hindi tayo sumasang-ayon sa Kanya, dapat nating maisip, Siya ay tama. Ano ang leksyon na maaari nating matutunan doon sa ibinilin at ituro sa Israel sa isang very specific context, but then can be universalized at pwedeng pag-aralan at kapulutan ng aral sa lahat ng panahon? Unang-una, do not harden your heart to God. Huwag tigasan ang puso sa Diyos. Merong mga tao dahil humihiling sa Diyos, hindi na ibibigay, tumigas na yung puso, ayaw nang humingiling, ayaw na magdasal. Nasaktan, nabawian ng mga ari-arian o kaya mga mahal sa buhay, sumakabilang buhay, naiwan sila, nagalit sa Diyos, tumigas ang puso sa Diyos. Merong paboritong-paboritong bagay na nawala, sa Diyos nagalit at nagtampo. Hebrews 3:7-8, it is echoing the major teaching in Psalms. So as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Even now, this very moment, brothers and sisters, when we hear these verses, do not harden your heart. Kasi kumisan, maririnig pa lang ng ganyang paalala, nagsasara na, nire-reject na. Hardening of one's heart is a personal decision. Hindi Diyos ang nagpapatigas ng puso natin. Kaya si Pharaoh, na kinailangan ang kanyang napakalinaw na pagsalungat sa kalooban ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Sabi sa Bible, God hardened Pharaoh's heart for that moment and for that purpose. That very mention of God hardening someone's heart means that otherwise, on more normal situations, God doesn't do it. So when a person has a hardened heart, siya ang nagpatigas noon, hindi ang Diyos. Do not deny God. Do not say no to God. And do not leave God out of the equation of your life. Kailangan nakikita natin na ang Diyos, hindi tayo nagmamatigas, hindi natin siya ipinupwera, hindi natin siya bigla na lamang kinakalimutan, that we do not leave God out of the equation. That we want God to be a part of our decisions. Isang example nito, James 4:13-15, now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Sabi, bakit ang yabang-yabang nyo? Sinasabi yung next week, next year, next month, pupunta tayo sa ganung lugar, ganitong gagawin natin. Sabi, malay nyo ba kung yan ay papayagan ng Diyos o hindi? Hindi nyo ba marapat sabihin na kung loloobin ang Panginoon, ganito ang nais natin mangyari at ganito ang gusto natin gawin? So sa salita pa lang kasali na ang Diyos,
na kung loloobin niya at kung hindi naman, ay buong puso nating tatanggapin ang kanyang kalooban, magi ang pagtanggi sa ating mga hinihiling. Kailangan ang Diyos kasali. Pagka hindi siya kasali, ibig sabihin we are hardening our hearts against God. Jonah 1:1-3, isa na ng mga halimbawa. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord. Pinapapunta si Jonah sa east, nagpunta siya sa west. Yung kabaligtaran, pagmamatigas yun eh. Yung pagka ang ginawa mo, kabaligtaran, pagmamatigas. Sabi ng asawa mo, hindi mo na ako pinapasyal. Lalo mong hindi ipinasyal. Pagmamatigas. Hindi mo na ako nasasabihan ng I love you. Lalo mong hindi sasabihan. Sasabihin mo kasi, baka pag sinabihan ko ng I love you, sabihin na lang niya, na-influence lang niya ako, dahil lang ako sinabihan. May mga papayuhan, anak, gawin mo ito sa asawa mo, gawin mo ito sa anak mo. Lalong hindi gagawin dahil sasabihin, kung mo ba naman ipinayo sa akin, gagawin ko na. Pride yun eh. Hindi mo bibigyan ng kasiyahan yung nagpayo sa'yo na masunod siya, kahit siya ang tama, titigasan mong yung puso. Meron ka mahal sa buhay, nagre-reklamo na sa'yo. Bakit hindi mo na ako naaalala? Lalo mong hindi aalalahanin para hindi siya magtagumpay. Para hindi niya isipin na na-influence ka niya, na kaya ka niyang paikutin. Kahit tama namang umikot ka, may mga paikot naman na tama. Ah. Merong mga minumungkahi na tama. At ang matinong tao, gagawin niya yon. Pero merong mga nagmamatigas. Kahit ito ang maganda, kahit ito ang tama, dahil isinadjust ng iba, o dahil isinadjust ng subject mismo, hindi niya gagawin. This is a hardening of one's heart. So the hardening of one's heart when it comes to God is leaving God out. Not permitting God to come in or come near, or actually leaving God, going away from God. So do not harden your heart not only to God, but also to others. Dahil nasabi ng Panginoon, kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin. Do not harden your heart especially to persons under your care and under your responsibility. Pag tayo po'y may tungkulin, mataas na tungkulin, meron tayong desisyon, may kapangyarihan tayo sa buhay at ikabubuhay ng ating kapwa, dapat tayo maging makadiyos. Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan ay pahiram lang ng Diyos sa tao. So dapat kung ikaw ay merong asawa na inaalagaan mo, lalo't may authority ka sa kanya, meron kang partner, halimbawa, meron kang anak o mga dependents, at meron kang sakop. Yung word na sakop sa Tagalog, napakalalim. Hindi lang mo sinakop na kinonker, kundi yung under your care. Sakop. Kaya dati yung mga magsasaka, sakop yun ng kanilang may-ari ng lupa. Kaya pag namamatayan yun, tinutulungan. Magpapakasal, tinutulungan. Hindi lang yun pinagtatanim, hindi lang yun pinagtatrabaho. Minamahal yung sakop. Kaya kung meron kang sakop, manager ka, presidente ka ng kumpanya, governor ka, may sakop ka, dapat mapagmahal ka. Kasi yung kapangyarihan na yan ay pahiram lang ng Diyos. Ikaw ang kinatawan ng Diyos sa sakop na yun. Kaya kailangan kang maging maibigin. So if there are people who might be called to be beneath you, at tinigasan mo yung puso mo laban sa kanila, anong gagawin mo? You will use your power in a wrong way. You will misuse and abuse your authority para ka makaganti doon sa tao na yun. Halimbawa, ikaw ay manager, ikaw ay supervisor, meron kang ipinagtampo sa isang sakop mo, gagamitin mo ang lahat ng kapangyarihan mo para sa tikisin, huwag siyang magkaroon ng increase, para siya ngayon mahirapan, edi maling paggamit ng power. Kaya kung ikaw ay mataas ang pwesto, dapat malambot ang iyong puso. At dapat lagi mong inaalala, lambutan ang iyong puso. Kasi oras na tumigas ang puso mo, lalo doon sa mga tao na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, you are going to misuse your power and you're going to displease God. Mas mataas ang kapangyarihan, mas mapanalanginin, mas makadiyos dapat, at mas mapagpakumbaba. Dahil mas madali na gumamit ng pahiram na lakas para gamitin laban sa mga walang kalaban-laban. Pati sa mga kamag-anak, kung ikaw ay provider, ikaw yung tumutulong, dapat, lalo't ikaw yung may hanap buhay, ikaw yung nakakakayang tumulong, malambot ang iyong puso. Kasi ang dali-dali na gamitin mo yung power mo. At i-deprive mo yung mga tao na pinagtigasan na ng iyong puso, bagamat sila ay sakop mo at may pananagutan ka sa kanila. Kung ikaw ay stepmother,
kahit ikaw ay hindi biological mother ng mga stepchildren mo, dahil tinanggap mo na maging asawa ng kanilang tatay o maging asawa ng kanilang nanay, naging stepfather ka, nagiging sakop mo ang mga batang ito. Dapat ka ngayong maibigin. Eh pero pag tinigasan mo ang puso mo laban sa kanila, nakipag-compete ka at nakipagselosan sa kanila, you are going to use your power against them. And it is a misuse of power. And God knows that. And you're going to pay for such a misuse of power. Because God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. Kaya ang sabi sa 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So pagka hindi mo binigyan ng suporta yung dapat mong suportahan, lalo't ikaw yung may pananagutan, isa daw uri yan ang pagtalikod sa tunay na pananalig. Isang uri ng pagtalikod sa Diyos. So be caring and do not harden your hearts to people under your care. Also, do not harden your hearts to people who care or who cared for you. And in a matter of speaking, these are people who are above you. Kanina, people who are beneath you, now people who are above you. Those who are the ones giving you the support, the care, the love. So in a manner of speaking, they're on the giving end, they're above you. Si Paul, ano ang kanyang hinanakit at ano ang kanyang paalala sa mga taga-Korinto? Yung church na itinayo niya, minahal niya yung mga tao, inibig niya, dinala niya sa Panginoon, tinuruan. 2 Corinthians 6, 11-13. We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange, I speak as to my children, open wide your hearts also. Paalala ni Pablo sa mga taga-Corinthians at maaaring paalala rin sa atin ngayon. Sabi ni Pablo, kayo, buong puso kaming nagbukas ng puso sa inyo. Bakit ang puso nyo nakasara sa amin? Binahal namin kayo, bakit hindi nyo kami mahalin din? Sabi, it must be a fair exchange. We love you, love us back. That is the godly thing to do. Don't return evil for good, but return good for good. In a manner of speaking, sinasabi nito ni Pablo sa mga taga-Korinto at sa lahat ng puso na ganun din, nakasaradon sa mga nagbuka sa kanila, reciprocate love for love, care for care. Exchange should be fair, not unfair, because God is God of fairness and justice. People who are good to you should not be left out of the equation like God. They should not be left out in the cold. Good for good. That is fair exchange. Minsan may mga bata, matigas ang puso nyo sa mga sarili nyong magulang. Dahil lang may isa o dalawang hinanakit kayo, isa o dalawang bagay na ipinagsama ng loob ninyo, hindi nyo nagustuhan, at nilimot nyo na ang 1,000,000 bagay na mabuti at dapat ipagpasalamat. Kung minsan, mga mag-asawa, nagtitigas ng puso laban sa isa't isa. Dahil sa naging pagkakamali nung araw na antagal-tagal na, hindi na nilimot, ilang daang beses ng siningil, parang hindi pa rin bayag, nagmamatigas ka. Ano mangyayari kung sa sarili mong asawa, magmamatigas ka ng puso? Nakakapagod. Lalo't kasama mo naman sa buhay at sa bahay. Bakit hindi mo palambutan ang puso mo, limutin na lang yung mga nakaraan, magbagong buhay muli, para pareho kayong masaya. Parang naglalagay ka ng lason sa swimming pool, ikaw din naman yung lumalangoy-langoy doon. Mahirap yon. May mga magulang din, nagsasara ng puso sa ilang anak. May paboritong anak, may pinagsasarahan, may pinagbubuksan. Yung mga taong malapit sa atin, mga kamag-anak, mga kaibigan, bakit pagsasarahan? Lalong-lalo kung sila naman ay bukas. Madalas yung pride natin ang umiiral. Madalas yung mga sarili natin prinsipyo at paniniwala na akala natin ay ang pinakatama at pinakamatataas na uri ng paniniwala. Subalit nalalaman mo ang pagiging tama at mataas ang isang bagay kung ito'y maibigin, kung ito'y mapagpakumbaba, kung ito'y maka-Jesus, sapagkat yan ang paraan ni Jesus. Do not harden your hearts to people around you, especially those who have permanent relationships with you, pamilya,
O kaya meron tayong naging mga relasyon na talagang matibay, maganda, mahusay, bakit di magbukas? And especially, do not harden your heart to yourself. Do not habitually and automatically deny yourself. Do not always say no to yourself. Pag-ingatan po natin mga kapatid ang lagi ng pagtanggi sa sarili, pagtitikis, pagtitiis, pagtitimpi, pagpipigil dahil sa religious belief. Maraming mga ipinagbabawal ang relihiyon na hindi naman Diyos ang nagbabawal. Maraming mga huwag mong gawin ito, huwag mong kainin yan, hindi mo dapat isuot ito na hindi naman sa bibig ng Diyos nang galing, sa bibig lang kuminsan ng mga religious leaders o ng mga religious establishments. Kaya dapat sinusuri ng tao ang salita ng Diyos. Kasi kahit sa Bible, meron naman dyan na hindi salita ng Diyos. May salita ng tao lang, may salita nga ni Satanas nandyan. May kanya-kanyang salita dyan, may tama at mali. Hindi naman kung mo nakalagay lahat dyan, susundin mo na. At alam natin, ang isang mga pamantayan, paano mo malalaman ang tunay na salita ng Diyos, ang tunay na salita ng Diyos, mapagpalaya, mapagpaluwag, hindi mapagpasikit. Mapagpasaya, hindi mapagpalungkot. Kaya nakikita natin na mahal ng Diyos ang tao. Ang dami-daming pagtanggi sa sarili. Gustong kainin, ayaw kainin. Gustong bilhin, hindi bilhin. Gustong tamasahin, ayaw tamasahin dahil baka daw maghalit ang Diyos. Colossians 2:20-23. Since you died with Christ to the basic principles of this world, why as though you still belong to it, do you submit to its rules? Sinasabi dito ng mayakda, na kay Kristo na kayo, bakit parang kung makakilos-kilos pa kayo, eh under the regulations pa rin kayo ng relihiyon o ng mga mundo, ng mga bagay-bagay na hindi naman kay Jesus nagmumula tulad ng do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish with use because they are based on human commands and teachings. So there is such a thing as human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Sabi na may akda ng Colossians, sa biglang tingin mo kamakadyos lahat yung pagbabawal na yan at pagtitiis, pero huwag yung kakalimutan, gawa lang yan ng tao. At yan ay false humility kuminsan. Hindi na yan humility, false na. Ang ganda-ganda ng damit mo, sister, luma na yan eh. Mga false humility. Ba't di ba sabihin, oo nga, nagagandahan din ako, kaya ako sinuot. Thank you, nagandahan ka rin. Mga Kristiyano, parang lagi nila iniisip, dapat tayong sobrang nagpapakaaba, minamaltrato ang sarili, huwag kumain ng masarap, huwag bumili ng maganda dahil baka magalit ng Diyos. Sabi, mga man-made, they lack any value in restraining sensual indulgence. At ang nakakalungkot, sa maraming mga tao, oras sa sila ay na-born again, ang dami-dami-daming itinuturo sa kanila ng sino man ang nagtuturo sa kanila na hindi na nila dapat gawin, hindi nila dapat gawin. Parang ide-deny mo na yung humanity mo, ide-deny mo na yung pagkatao mo, para ka nang namubuhay na espiritu ka lang, ang totoo ay tao ka. So tuwing ngayong umiira lang yung pagiging tao, nagigilty ka lagi. Tuwing nagkakaroon ka ng mga pagnanasa sa mga bagay na hindi naman Diyos ang nagbabawal, akala mo tuloy, napakasama mo na. Marami mga born-again Christians, we have to be born again, again. What do we mean? We were this, we became that when we were born again, but we have to be born again again so that we can pick up the old parts of ourselves that we needlessly threw away when we met Christ. Maraming bahagi ng ating tao, pagkatao, at pagiging tao, ang ating itinatapon pag nakikilala natin si Kristo. Hindi naman si Kristo yung nagpapatapon. Meron pa, Pastor, naging Christian na po ako, pwede po ba ako magbalay? Pwede magbalay ka, hindi ka pinagbabawalan ng Diyos. Hindi po ba malaswa? Bakit naman lumaswa? Diba? Pwede pa po ba akong mag-birthday party? O ba't ka naman hindi mag-party dahil laging Christian ka? Sabi po kasi nung pastor, ayaw mo siya huwag mag-party sa buhay niya. Ikaw, hindi mag-party ka. Diba? Basta alam mo ang hangganan mo kung ano yung masama at hindi na ginagawa mo sa party. Christian na po ako, pwede pa po ba akong pumunta sa magagandang salon, magpa-cellophane ng buhok? Kaya naman ngayon, kung hindi mo naman ninanakaw yung pera. Kinikita mo, hindi ka naman nagkukulang sa Diyos, sa iyong mga offerings, hindi ka nagkukulang sa pag-ibig sa kapwa mo tao, eh ano ngayon kung nagpa-cellophane ka, gusto mo, lagyan mo pa ng floor wax ang buhok mo. Ang daming-daming mga kaartihan ng mga Kristiyano, tinatanggihan yung totoo tungkol sa kanila, nabubuhay tuloy sa hypocrisy.
nabubuhay sa pagkukunwari at pagpapanggap, at yung magiging totoong tao ka, ang tingin mo sa sarili mo marumi. Hindi yan ang itinuro ni Jesus. Tinuro lang yan ng religion. 1 Timothy 4:2-4, such teachings come through hypocritical liars. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. Sabi sa Timothy, nako, mga ipokrito lang at mga sinungaling ang nagtuturo ng ganyang mga bagay. Pinagbabawalan nila ang mga tao, halimbawa na mag-asawa, kung gusto mag-asawa, sa talaga ang disenyo ng tao sa Diyos, mag-enjoy sila ng marital relationships. Ba't mo pipigilin yung may gusto? No? Tapos pipigilan kang kumain ito, kumain noon. Sabi, nilikha ng Diyos ang lahat ng pagkain, so walang masama. Of course, liba nila kung cholesterol yung kinakain mo, no? Alam mo naman na hindi mabuti sa'yo. Kung kinakain mo, exaggerated na amount of sugar, diabetic ka na nga. Pero sabi, hindi masama ang papaya, hindi masama ang mangga, hindi masama ang anuman. Sabi, pero ang daming ipinagbabawal ng mga relihiyon. Sabi, ganun. Sabi, yung mga yan, ay kagagawan lang nila. No? Kailangan, kung tumatanggap ka man ng anong bagay, kinikilala mong galing yan sa Diyos. May nagtatanong pa, Pastor, yun po bang mga married pastors? May nagtatanong pa, Pastor, yun po bang mga married pastors nakikipag-sex ka nilang wife? Ha? Ba't sila nagkaanak? Ano yun? Gabi? Di po ba? Kasi man of God sila. Ngayon, if you are married, and your marriage is honorable, your relationship is honorable, and you will have a physical, romantic relationship, and after that, you can say to each other, thank you, and thank you, Lord, for this blessing. Masama ba yun? Ang dami-daming kaartihan ng mga Christians. That's why you must be born again, again. No? Kung ikaw noon ay na-born again, marami kang itinapon, mahilig ka noon halimbawa sa orchids, ay masama yata kasi, blah, blah, blah. Di mag-orchid ka uli. Kung nag-mature ka na, kaya na ng pananalig mo na pagsamahin, no? Yung espiritu mo at yung iyong mga personal and earthly realities that are not ungodly. When you mature, you should be able to mix the two. You must not deny your physical body. You must not deny your earthly body because it is part of God's creation. Ngayon, pag namatay ka na, iniwan na ng espiritu mo yung katawan mo, dun mo na talaga iwanan yan. Pero ngayon, ba't di ka mag-shampoo? Diba? Ang dami mo split ends dahil ikay deaconess? Parang mga maling pananalig, mga pagtitiis na hindi hinihingi ng Diyos. Spirituality doesn't have to mean self-denial. Although in some limited and chosen areas of life, spirituality requires self-denial, but not all the time and not everywhere. So do not harden your heart to yourself. Do not trivialize and minimize yourself. Huwag mong laging maliitin. Baliwalain ang iyong sarili. Mahalaga rin ang iyong opinion. Mahalaga rin ang iyong damdamin. Hindi ka lagi na lang na bow ng bow dahil tinuturuan ka ng obedience. Obedience is after having been told by the authority and after having expressed your opinion and made your suggestion and another decision was made, you still obey, yun yung obedience. Pero pwede kang magsalita, pwede kang mag-suggest. Hindi binubusalan ng Diyos ang bibig ng mga mananampalataya. Kaya lang, matapos pag-usap-usapan yan at para may unity at ang leadership ay gumawa na ng decision, you obey. Para may unity. Pero hindi ibig sabihin naging tau-tauhan ka, naging Kristiyano ka, nawalan ka ng anino, nawalan ka na ng pagkatao. Ang daming ganun, nakakalungkot. Ang gagaling, ang huhusay ng mga babae, nasabihin, ay babae, maging submissive ka. At lalo na't napaka-conservative ng ibig sabihin ng submissiveness, nawalan na siya ng galing, nawalan na ng husay. This very wonderful and talented woman is reduced, no, to making julep juice in the kitchen para sa Lord's Supper, although that is not bad to do. Pero pagka yung pagkatao mo tinanggal sa'yo, yung galing mo inalis sa'yo, in the name of God, magduda ka dun. Because you are fearfully and wonderfully made, according to 139 verse 14 ng Psalm. Na ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng husay, at dapat habang nagiging Christian ka, lalo kang nagniningning, lalong lumalabas yung individuality mo. Because we are fearfully and wonderfully made. Ginawa ka ng Diyos sa may sariling fingerprint, may sarili kang genetic makeup, meron kang sariling chemical component ng iyong katawan, kaya pag nagba-blood test ka, hindi ka pwedeng may kamukhang tao, exactly the same.
So, spirituality must allow you to grow also in an individual way, though you are part of a corporate Christian family. Bahagi ka ng isang malaking katawan ni Kristo, pero ikaw bilang tao, hindi ka dapat ma-deny ng iyong individuality, ng iyong talent, ng iyong mga kagustuhan, ng iyong taste, at ng iyong mga aspirations. Ang sabi ng Panginoon sa Mark 12:31, love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Remember, how you love yourself is the measure of how you would love others. Kasi ang sabi, love your neighbor as yourself. So you begin by loving yourself and then love others the way you love yourself. Hindi ka tinuturuan na huwag mong mahalin ang iyong sarili. Sapagkat kung hindi mo mahal ang iyong sarili, paano mamahalin ang iyong kapwa? Eh, ang bilin ni Jesus, kung paano mo minamahal ang iyong sarili, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Ibig sabihin, huwag mong iwan yung kapwa. Sarili mo na lang minahal mo. Pero huwag mo rin iwan ang iyong sarili. Kailangan mahal mo rin yan. Bakit? Eh, ibinigay sa iyo ng Diyos ang sarili mo. Sino mag-aalaga niyan? Di ikaw. Ibinigay sa iyo yung katawan mo, papaalagaan mo sa iba. Although paminsan-minsan, nakakatulong silang alagaan ang katawan natin, lalo't may sakit tayo, o mayroon tayong mga incapacities. Pero it's a trust. God gave you your body. So ikong pinaghatiwala ang mag-alagaan yan. Pakainin mo, alagaan mo, pagandahin mo yung katawan na yan, palusugin. Sino ang aasahan mong gagawa nun? Above all this, let us remember that God wants your heart soft towards Him and for Him. For others, especially those whose hearts are also soft to you and for you. So allow yourself to have a soft heart even to yourself. Sa iyong sarili, kailangan malambot din ang iyong pananaw. Maraming tao mabait sa iba, pero sa sarili, hindi mabait. Sobrang magsakripisyo. Kailangan minamahal din ang sarili. Of course, we ought to protect ourselves from abuse by others. Hindi naman kung malambot yung puso mo, hinayaan mo na saksakin ang lahat ng dumaraan. No? Sabi sa Matthew 10:16, sabi ng Panginoong Jesus, be wise as serpents and innocent as doves. Kailangan marunong ka rin. So, hindi mo naman pinapayagang abusuhin ka. Alam mo naman yun eh, kung inaabuso ka na dahil malambot ang iyong puso. At mga kapatid, kung may malambot ang puso sa inyo, mahalin nyo, huwag nyong abusuhin. Kasi ang mangyayari niyan, malambot ang puso sa inyo, sinasagot nyo ng katigasan. Nakabukas ang puso sa inyo, sinasagot nyo ng pagsasara. Bigay ng pag-ibig sa inyo, hindi nyo binibigyan ng pag-ibig. Tinuturuan nyo yung puso na yun na yung maging matigas. At pag naging matigas na yun sa inyo, ang hirap na yan palambutin muli. Kayo rin ang malulugi. Kung may malambot ang puso sa inyo, ipagpasalamat nyo at suklian nyo ng kalambutan din. Huwag nyong suklian ng pagiging makasarili, ng pagiging mayabang, magiging palalo. And do not presume that just because somebody has a soft heart towards you, that it will always be soft, though you do not reciprocate. Kasi ang tao ay tao, may kahinaan din, nadadala, nasasaktan din. So protect yourself from others, but also protect yourself, and we must protect ourselves from ourselves. Kasi pwedeng tayo rin ang umabuso sa ating sarili. Sa buhay na ito, tayo nasasaktan, nabibigo, natatanggihan, nakakatanggap ng mga pasakit. But do not let sad experiences make you hard-hearted. Huwag niyong payagan na ang mga masasakit na mga karanasan ay magpatigas ng puso. Do not let difficulties and frustrations, pains and sorrows make you cynical or skeptical. Maraming mga kabataan ngayon, hindi sila marunong magmahal. Hindi sila marunong mag-reciprocate. Hindi marunong magsukli kasi hindi naturuan ng magulang. Isa itong mga kapatid sa mga pinakamasasakit na katotohanan ng ating lipunan. Dahil maraming mga kabataan ngayon lumalaki hindi kasama magulang. O kasama isa lang. O kaya ang kasama lola na pagod na, nagpalaki na yan ng maraming anak, nun pagod na, yung todo-pasa na lang, kasi pagod na eh. So ang nangyayari, maraming kabataan, hindi sila natuturoan ng kagandahang asal. Hindi sila natuturoan na, pag kami mabuti sa iyo, maging mabuti ka rin. Hindi sila natuturoan, iba kasing may nagbubulong eh, na o mabuti sa iyo yan, maging mabuti ka sa kanya. Nagigiam ang mga bata ngayon sa sobrang self-absorbed, sobrang self-centered. Ang mahalaga lang yung nararamdaman ko, yung naiisip ko, yung values ko, what I think. Lalo't-lalo at nag-aral sa mga paaralan na kung ano-ano mga filosofiya sa pinag-uusapan na sa kanilang murang isip, hindi naman nila napoproseso kung tatanggapin ba nila ng buo o hindi, kadalasan napupuno ang isip ng yabang,
napupuno ng conceit. Kaya kahit na yung nanay hirap na hirap magluto, kain na tayo. Busog ako, mami. Hindi man lang kakain kahit pagbibigay man lang. Kasi sobrang naging honest. No? Siyempre, pag may nagluluto, nagkanta hirap-hirap, kahit lasang ano yan, appreciate mo, upo, kakakain ka man lang. Hindi yung, busog ako, mamaya na ako kakain. Hindi nila alam, ipinagdaramdam ng nagluto yon. Kasi hindi sila naturoang makiramdam. At siguro, wala silang naipagluto sa buhay nila. Hindi nila nararanasan na masakit yung nagluluto ka, naghahain ka, wala kumakain. No? Kaya marami sa mga kabataan ngayon, mga kapatid, hindi sila marunong magmahal. Kaya ang daming relationship ngayon. Na, alam nyo na ba nauso na ngayon yung monthsary? Diba? Hindi na yearly anniversary, month na ang anniversary ngayon, may weeksary. Kasi ang mga relasyon ngayon, isang buwan lang, dalawang buwan, kaya kailangan may monthsary na dahil hindi na makakaabot yan na isang taon eh. Ang bilis magpalit-palit ng mga partner kasi hindi marunong magmahal. Hindi marunong mag-appreciate ng pagmamahal. Sarili lang ang iniisip, pananaw lang ang iniisip, bulag na bulag sa mga sariling pananaw, very insensitive to others. And so, people just keep changing partners. At magtataka pa sila. Akala mo, galit sa kanilang mundo, pero hindi nila alam ang laki ng kanilang kulang. Yan ang mga bayad natin sa kakulangan ng nagtuturong magulang. Sabi nga ni Balagtas, masaklap ang bunga ng maling paglingap. Tapos sinasabi pa niya, yan ang bunga, ang kakulangan ng dapat magturong magulang. Dati tamad, sabi ni Balagtas, ngayon naman, hindi, nagtatrabaho, kaya lang wala. Wala sa bahay. Hindi na susubaybayan ang mga bata. They become very, very selfish. So when we have sad experiences, those sad experiences should make us better, not bitter. Kung papairali natin ang kalooban ng Diyos. Sabi na Ecclesiastes 7:3, a sad face is good for the heart. Dapat pag nalulungkot ka, bumubuti ang iyong puso, hindi sumasama. Kung tama ang pagtanggap natin, maging ng kalungkutan. Let your sadness, let your sad experience make you a better, not a bitter person. Psalm 30 verse 5, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Hindi ko mo lumaki kang walang pag-ibig, walang nagmahal sa'yo, hindi mo na pag-aaralang magmahal din ng iba. Hindi ko mo lumaki ka na puro self-sustained ka lang and independent, ay iba-brush aside mo yung mga tao around you. Lalo't lalo, those who depend on you. Litong-lito kasi ang ating mga kabataan ngayon eh. Maging yung mga young parents. Litong-lito tayo from the traditional to the modern. Litong-lito tayo from the Eastern style, traditional Philippine Eastern style, to modern Western style. Nalilito tayo between first world and third world realities. At ang nagsasuffer niyan, usually yung puso natin. We overreact, we become overprotective of ourselves, and we harden our hearts. Despite your experiences, do not harden your heart. Job 9:4, God is wise in heart and mighty in strength. Who has hardened himself against him and prospered. Sino daw ang nagmatigas ang puso laban sa Diyos na umasenso? Proverbs 28:14, blessed is the man who always fears the Lord, but he who hardens his heart falls into trouble. Remember, ang pagmamatigas natin sa kapwa, pagmamatigas din sa Diyos, kasi sabi niya, kung anong ginagawa niyo sa tao, ginagawa niyo rin sa akin. Marami kong minsan may utang sa atin, pero huwag singilin si Pedro sa utang ni Juan. Maraming mga kahit in the area of romantic love, na dala kay boyfriend 1, boyfriend 2, boyfriend 3, ngayon, napakalupit niya kay boyfriend 4. Hindi naman si boyfriend 4 ang nagpadugo ng puso niya, pero si boyfriend 4 ang nagdusa ng lahat. Dahil sasabihin itong si babae, I'm wiser now. Pero bakit mo sisingilin si Pedro sa utang ni Juan? At ang problema ko minsan, pati si Pedro na siningil mo, patuloy mo pa rin sinisingil. Ganyan ang kadalasan ng mag-asawa. Mag-asawa, nagkamali ang isa, hindi na malimut-limutan, lagi na lamang inuungkat, lagi na lamang na sinisingil. Pero ayaw namang hiwalayan, nandun pa rin. Pero pinapasama yung relasyon. Whenever possible, whenever feasible, choose to be soft-hearted rather than hard-hearted. It is a matter of choice. Desisyon kung titigasan o lalambutan ang puso. At kung alam niyo naman na hindi ikasasama
lalo't ikabubuti pa nga at kayo'y mayroong pagpipili na gagawin, titigasan wala lambutan ng puso. Alam nyo kung anong gusto ng Diyos, lambutan natin ang puso natin. Totoo, pag nilambutan mo, nabubukas ka sa pwedeng masaktan ka, pwede kang mahirapan. Pero pag sobra ka nagsara, sara ka rin sa kagandahan, sara ka rin sa pag-ibig, sara ka rin sa mga ligaya ng buhay. While it may seem protective, hardness of heart has its own sorrows and its own disadvantages. For one, hardness of heart can hurt and deprive our loved ones and even ourselves. Sabi naman nila, totoo yun eh. You hurt the one who loves you. You hurt the one that you love. But that is foolishness. Because love should beget love. And God, in His infinite wisdom, says He wants our hearts to be soft. It is a matter of decision, a matter of attitude, and then a matter of habit. Huwag laging baligtarin. Huwag tayong sadista. Na pagka gusto ng mga mahal mo sa buhay, north, south ka, tinitigasan mo ang iyong puso. Pag gusto niya na gano'n ang gagawin, baligtad ka. Bakit tinitigasan ang puso? Sandali lang ang buhay. Mahaba na ang buhay kung naging 100 ka. Mahaba na nga kung nag 90 ka. Ang iksi-iksi ng buhay, bakit sasayangin sa pagmamatigas? Bakit sasayangin sa pagsasadista sa mga mahal natin o mahal natin sa buhay? Bakit sasayangin sa pagde-deny sa sarili ng mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Diyos? Kailangan suriin natin ang ating kalagayan. Listen to your soft side because we all have our soft side and we have our hard side. At sa ating challenge sa ating lahat mga kapatid, baka meron kayong mahal sa buhay na pinagmamatigasan nyo. Suriin nyo nga kung bakit. Baka naman dapat hindi na o tama na. Baka merong nagmamahal sa inyo na siya pa ang mabuti sa inyo, doon pa kayo nagmamatigas. Parang hindi yun maka-Diyos. Pahalagahan yung nagpapahalaga, magbukas doon sa nakabukas. Totoo, mayroong dapat talagang pagsarhan eh. Dahil talagang alam na alam mo na masama ang gagawin sa'yo. Pero kailangan pinipili. At kailangan hindi pinagkakamalian na yung dapat mahalin ay dinideprive natin. This is a very short life on earth. Let us not waste time by having a hard heart. Ama naming sa langit, turuan niyo po kaming mag-isip-isip, magbulay-bulay, kung meron kaming mga unjustly pinagsasarahan, pinagmamatigasan. Ituro niyo rin sa amin, Lord, that we will have wisdom, that we will be wise as serpents, though innocent as doves, na makilala namin yung mangilan-ngilan na talagang dapat pagsarahan, at least for the meantime, dahil wala naman silang mabuting ibibigay sa amin at wala kaming mabuting magagawa sa kanila. Teach us to know the difference. Mag-isip-isip tayo mga kapatid, kung meron tayong pinagsasarahan at pinagmamatigasan na hindi dapat, ihingi natin ang tawad sa Diyos. Let's make up to people that we have been hard-hearted to na dapat sana soft tayo sa kanila. Kung may mga pagmamatigas tayo sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, suriin natin ngayon kung bakit. At hukayin natin yung ugat niyan para tayo makalaya so that we will have a relaxed and an open heart, ready to love and be loved, especially by God. Magbulay-bulay tayo sandali at pagpalain tayo nawa ng Panginoon. Kung hindi kayo directly ang affected nito, pray for people that you know na mayroong matigas na puso. O baka dapat din nating suriin ang sarili natin. Baka na may naging matigas dahil sa sarili na rin nating mga mali. Yung pakikitungo natin sa kanila, nagmatigas na tuloy sila, magbago tayo ng ating mga pamamaraan para ang buhay na ito, bagamat maiksi, malasap natin ang kagandahan. Let's bow before the Lord at hayaan ang Espiritu ng Diyos magturo sa atin.